kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo makabago. Express. Serbisyo makabago. Express. Tumutugon sa mapaghamong panahon. Sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo makabago. Express. Handog sa miyembro. Express. Serbisyo makabago. Express. Handog sa miyembro. Express. Maasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo makabago. Express. Araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong paboritong programa, ang Usap Tayo. Ako po si Vanjie Jamitas mula sa SSS Public Affairs and Special Events Division. Nako, excited po tayong lahat. Nako, syempre nagbabalik tayo. Return of the comeback nga ang ating programa ngayon. At napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Excited na po tayo. Recently ho, ni-relaunch or rebranding po ang naganap para sa isang programa ho namin last June 10. Isang makasaysayan at successful na pagtatanghal po ang naganap nung araw na yon dahil po nirelaunch na po namin ang My SSS Pension Booster. Para po pag-usapan niya, nako, kasama po natin ang paboritong acting head mula sa Voluntary Provident Fund Department ng SSS. Welcome po natin si Sir Vanil Ugadan. Morning. Hi. Sir, mabuting araw sa iyo. Hi, mabuting araw, Mang Banjie. Yes. Excited ako na ibigay yung mga information, yes, regarding dun sa My.SSS Pension Booster natin. Oh sir, alam mo, trending nga ito. Mainit na mainit, actually, palong-palo, di ba? Oh. Direct sa ating ano, no? Sa mga content natin, sa SOCMEDS accounts natin, oh, sir. Ano masasabi mo doon? Actually, ano nga eh, gusto natin na maintindihan ng mga members, oh, natin kung bakit natin ito nirelaunch or nilaunch, ano? Kasi itong programang ito, makakatulong talaga para sa mga pensioners natin at mga members sa kanilang retirement. Oo. Siyempre, pag sinabing pension, SSS yan. SSS, tama. Pag sinabi mong SSS, pension yan. Tama. Diba? So, mga members, sir, invite natin ang ating mga viewers, members, OFWs, yan, mga pensioners din. Makisali ho kayo sa aming talakayan ngayong umaga. Ang pag-uusapan po natin ang napakainit na programa ng SSS, ang My SSS Pension Booster. Sabi nga, make that move and get that boost. Yan, yeah, alright. O, sorry na ho kayo. Kung may mga katanungan ho kayo, alam ko, marami na ho kayong katanungan. Sali ho kayo, mag-comment lang ho kayo dyan at pag-uusapan natin at i-address natin yan. Katulong po si Sir Vanil Ugadan. Yes, yes. Okay, sir. May paalala lang muna tayo, sir, ha? Alam mo naman, naglipa na ang mga scammers, no? Yung mga best friends natin dyan. Mga scammers, no? May mga members sa atin nakakatanggap ngayon ng text o SMS sa kanilang mga ano, individual numbers, no? Na sinasabi nila, meron daw text at sinasabing mag-expire yung employer's account mo. Parang ganon. Hindi totoo yan. At ito pa. Sige, sir. Oh, kasi, di ba, once a member, always a member. Oo. Oh. Sinasabi nga natin dito sa SSS na may forever sa SSS. Oo. Oh. Yun nga, sir. Sa mga members, naku, wag ko kayo maniwala dyan. Ang totoo pong text mula sa SSS, yung caller ID ay? Dapat yung caller ID ay SSS. Yan. Oo. Oh. Pag may mga numbers na nag-a-appear dyan, oo, oh. Wag. Wag. Oo, huwag nyo i-click yan kasi may mga link yan. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na kayong mabubudol. So, no? So mag-ingat. Oo. Dapat
yung magte-text na official galing sa SSS, dapat yung caller ID niya SSS. SSS lang, no? Wala nang iba, no? So, ingatan niyo po yung mga accounts niyo, no? At lagi kayong tumutok nga sa aming mga social media accounts, lalo na dito sa FB page. May mga anunsyo kami, may mga guidelines, no? Dito lang po kayo maniniwala, wala na kayong ibang paniniwalaan. Di ba, sir? Tama, mamati. Anyway, balik na tayo. Naku, tingin ko marami ng mga katanungan ng ating mga members, no? Excited lang ako at saka curious lang ako kasi kilalang Wisp to, Wisp Plus, di ba, sir? Yes, yes. Bakit? Anong nangyari? Bakit nagkaroon tayo ng rebranding? Nag-rebrand tayo para ano? Yung pangalan ng dating programa, yung Workers Investment and Savings Program, ma-align dun sa programa ng SSS, no? Kasi nga, yung binabanggit mo kanina, pag sinabing pension, SSS yan. Mm-hmm. So, ito, mas madali siyang maintindihan. Pag sinabing pension booster, ibig sabihin, pangdagdag dun sa pension regular makukuha ni member. Yes, sa regular na SSS benefit. Mm-hmm. So, yung programa natin, hindi ito bago. Yung Workers Investment and Savings Program, yan po yung dating tinatawag na WISP. Nagsimula po yan noong January 2021. Okay. Oo. So, ngayon po, ang pangalan yan, Mandatory by SSS Pension Booster. Mm-hmm. Yung isang programa naman po, yung voluntary My SSS Pension Booster, yan po yung dating tinatawag na WISP Plus. No? Mm-hmm. Nagsimula po yan noong December 2022. Mm-hmm. So, layunin po ng programa na yon na hikayatin ang lahat ng members para mag-enroll, sumali dito sa retirement savings schemes. Mm-hmm. Yung sa gayon, pagdating ng kanilang retirement, madadagdagan yung kanilang benefit. Yun. Gusto ko yung term, yun. Madagdagan. Madagdagan, o. Palakasin pa. O, kasi hiwalay talaga ito na Ma'am Banji, hiwalay na programa. Pension booster, ito yung makakadagdag dun sa pension or retirement benefit na makukuha ng members. Mm-hmm. Kasi dati, di ba, sir, actually ako, hirap akong banggitin yung WISP. WISP Plus. Nga. Minsan nga, narinig ko nga, WISP. Diba? Yung WISP, may WISPs pa nga eh. Kaya so, yun, Kaya ito, mas madaling banggitin. Mas madaling banggitin. Pati yung purpose ng program, mas madali siyang maintindihan. Oo, dapat talaga may booster. Pension. Oo, booster. Pension booster. Oo, yes. Kasi, di ba, may regular na tayong retirement program, di ba, mga benepisyo. Ito, kailangan may booster pa di ba? Panahon na kasi, di ba? Alam mo, Ma'am Banji, yung sa regular na SS program kasi, dahil may limit tayo, kahit na sumusweldo ka ng 100,000 ganyan. Mm-hmm. Dahil yung bracket natin ngayon, yung MSC, ang maximum lang yan is 30,000. Mm-hmm. So, nahati pa yan sa dalawang set. Yung hanggang 20,000, mapupunta yan dun sa regular na SSS program. Correct. Yung sobra sa 20,000, mapupunta yan dun sa mandatory my SSS pension booster. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung kahit malaking sweldo nyo ngayon, tapos naghuhulog kayo sa SSS, medyo kulang, no? Hindi niya mapapantayan yung sinusweldo nyo ngayon. Kaya, meron din tayong voluntary my SSS pension booster na para makasigurado na pag dito kayo naghulog, nag-ipon, makakadagdag talaga ito dun sa inyong benefit na makukuha under the regular SSS program. Oo, kasi 20 years ago, 30 years ago kasi medyo mabababa pa talaga ang salary credit ng mga members nun, di ba? Kaya maririnig, baba naman ang pension ko, di ba? Pero ngayon kasi sir, iba na yun. Medyo meron na talagang may mga extra savings, may mga extra funds, may malaki ang mga sweldo. So nag-iisip yun, saan ko ba dadalhin to? Siyempre doon mo na ipasok sa sigurado. Yes. Alam niyo naman, Ma'am Banji, yung SSS, talagang subok na yan pagdating sa Naman. Sa paghahawak ng pera ng mga members. Tapos yung benefit dyan, sigurado. Safe and secure dito kapag dito kayo nag-invest sa my.ssspecialist. At saka yung mga fund managers naman natin talaga, may mga expertise talaga, di ba? Yes. Mga experience actually, talaga. Actually, sinusunod natin yung guidelines ng safety, security, liquidity at yield, no? Yes. So, yan yung mga basic principles na sinusundan ng investment group natin. Kaya naman, safe at sigurado mas mataas na income yung makukuha nila pag dito sila nag-save. Kaya nga, make that move and get that boost. Yes. My SSS Pension Booster. Oy, mga members, kung may mga katanungan ho kayo, interesado po kayo, nakusali na ho kayo dito sa aming talakayan. Kasama pa rin si Sir Vanilo Gadan. Yan. Sir, ayan, may question na tayo mula kay Maricris Aquino Kamaklang. Hello po, sino po bang pwedeng mag-avail ng SSS Pension Booster, sir? Sige, pag-usapan natin yung Ma'am Banji, yung enrollment. Mm-hmm. Sa mandatory my SSS pension booster,
Yun yung dating tinatawag na WISP nga. So open ito yung program na ito sa lahat ng members na wala pang retirement, disability, total disability or death claim na naguhulog sa ano, higit sa 20,000 MSC. Mm-hmm. So ibig sabihin kung yung isang empleyado sumusweldo siya ng 30,000, yung 2,800 or yung 4-2 kasi yung magiging monthly contribution niya, no? Yung 2,800 doon mapupunta doon sa regular na SSS program. Tapos yung 1-4 mapupunta yun doon sa mandatory my SSS pension booster. So ibig sabihin automatic yan, Ma'am Banji, once magbayad ka doon sa MSC na higit sa 20,000, enrolled ka na sa mandatory my SSS pension booster. Pero kung may sobra pa, di ba sir, sabi ko nga, may sumusweldo na mga 50 mil dyan, di ba? Mga seafarers natin dyan, di ba? Kung may sobra pa, pwede sila mag-invest dun sa ano, voluntary my SSS pension booster. Yun naman, Ma'am Banji, open yan sa lahat ng members. Ano? Kahit na yung MSC nila mababa lang, 4,000, or nandun sila sa maximum, pwede silang sumali sa voluntary my SSS pension booster, whether employed, self-employed, voluntary, or maging mga OFW natin pwedeng sumali doon. Basta meron lang silang at least isang hulog at saka wala pang final benefit. Correct. Dapat SS member ka, di ba? Yes, yes. Oo. Kasi yung pinopromote nga natin dito yung ano, regular din SS program, pero pwede kang magdagdag using yung platform natin sa retirement savings, yung My SSS Pension Booster. Oo, thank you, sir. Naku, mga members, kung may katanungan ho kayo, naku, magpadala na ho kayo. Ito na po ang pagkakataon nyo para matutong mag-save, di ba? Para magkaroon ng additional funding. So, yung, ano nga yung sinabi ko kanina, parang relax ka na lang. Hayahay. Ayan, maging hayahayin yung buhay pagdating ng retirement. Ito po yung paraan, ano? Mag-save kayo dito sa platform namin, yung program namin na My SSS Pension Booster. Ayun. Ay naku sir, ang dami natin viewers. 2,000. Naku, maraming salamat. Na-miss nyo kami, ha? Kaya, sali na ho kayo sa amin talakayan, no? Ang pinag-uusapan pa rin namin ni Sir Daniel ay ang My SSS Pension Booster. Naku, kung gusto nyo pong magtipid na, no? Mag-ipon challenge na po. Magkaroon ng additional fundings para sa retirement nyo at the end of, pag-ipon nyo, dito na ho kayo sumali sa SSS, no? Pag sinabi nga akong pension, SSS po yan. Yan. Ma'am Banji, ang maganda dito sa ano, voluntary my SSS pension booster, mababa lang yung ano, yung contribution yan, dito. Pag-usapan so, natin yan. Minimum yan, 500 pesos lang. Ano? So, pwedeng mag-ipon agad yung member. Kung meron siyang ipon na 500, pwede yung gawin niya weekly, pwedeng monthly, quarterly. So, depende kung kailan siya makakaipon. Oo. Medyo bawas-bawas ka muna sa pagkakapedo sa mga high-end na ano, diba? Actually, yung computation nga niyan, kung maghuhulog ka monthly ng 1,000, pwede kang magkaroon ng additional na ano, around 10,000 kung mag-start ka ng early. Ah. Talaga? Oo, mga 30 years old, may additional ka na 10,000 kung maghuhulog ka ng 1,000 sa voluntary. So, tapos at the age of 60, magkano na yun? 60 pa. Ano yan? Kasi, ang programa ngayon ng, ano, ng voluntary, kapag ka nakaipon ka, ang kagandahan doon, in case of emergency, pwede mo siyang i-withdraw. Pero maganda doon, kung makaka 5 years ka, makukuha mo yung, ano, ma-maximize mo yung benefit. Ibig sabihin, lahat ng naipon mo plus yung income, pwede mo makuha yan tax-free. Tapos ng buo. Pero pagka less than 5 years ka nag-withdraw doon sa program, may bawas yung income. Ang kagandahan noon, plan natin sa SSS sa susunod na yung makukuha nila na benefit dito sa voluntary by SSS pension booster, pwede rin i-pension. Ibig sabihin, lahat ng naipon nila kasama ng income, pwede nilang i-dagdag as pension. Yung tanong mo kanina kung magkano yung may ipon niya, so parang i-multiply mo lang yung 1,000, tapos ang kagandahan nga nito dahil 6.97% yung dati natin na yan ang, return of ano interest. No? May impact sa mga members. Malaki ito compared kung mag-iipon sila sa banko. Tapos, ang kagandahan pa, this year, 7.2% yung target. Target na rate. So, malaking-malaki ito kumpara sa mag-iipon ka lang sa banko. Kakayanin naman, sir, di ba? Kasi ngayon pala nasa 6.9, tama ba? So, tsaka magagaling po yung nasa investment group natin. Oo, sabi nga nung officer natin, challenge accepted. Oo, si Sir Ernie. Sir Ernie, ayan. Sir, may question dito mula kay Joanne Soriano Balaoro. Saan po napupunta yan? Ayan, siguro paliwanag lang natin, no? Ulit.
yung ano po, My S Pension Booster, parang individual account po yan, ano? Mm-mm. Kung kayo po ay maghuhulog dito sa programang ito, lahat ng contribution nyo mapupunta sa inyong individual account. Mm-mm. And mag-earn po yan ng interest. Mm-mm. Hindi kagaya po yan nung ano, sa regular na SS program na pinupool yung fund, tapos doon kinukuha yung benefit ng lahat ng member. Ito po, dahil individual ito, savings scheme, mapupunta yan sa inyong individual account. Pwede nyo po yung makita o mamonitor gamit yung my.sss account. So, pupunta po kayo doon, maglalagin kayo sa account nyo, kung enrolled na kayo at nakapaghulog kayo, punta lang kayo doon sa inquiry na menu, i-click nyo yung contributions, mm-hmm. tapos piliin nyo yung tamang tab. Kung kunyari, my SSS pension booster man, na mandatory or voluntary my SSS pension booster. So, makikita nyo po doon yung inyong contribution plus yung inyong mga earnings. Pero sa ngayon po, hindi pa nakikita doon yung earnings kasi may inaayos pa tayo sa sistema natin. Pero yung contributions naman, reflected po doon. Oo nga, sir. Pero minsan kasi pag nag-access sila ng my.sss account nila, ano makikita nila muna doon? Yung Wish Plus ba? Yung pa rin ba? Oo, sa ngayon, dahil hindi pa siya na-update, kung mag-enroll si member, pupunta siya doon sa, ano, mag-login siya sa account niya, tapos sa services menu, tapos enroll to. Sa ngayon makikita pa lang nila doon Wish Plus eh. So pero later on mapapalitan naman po yun ng ano, voluntary my SS pension booster. At pihado gagawa ko tayo ng tutorial paano mag-enroll diyan. Okay. May question pa din tayo Sir Ronil. Ito po pakilakihan direct. Ayan kay Chris Lubite. Ano po bang ibig sabihin ng my SS pension booster? Ano po bang benefits niyan? Thanks. Ayun. So, yun nga, ang ibig sabihin nun, pension booster, ibig sabihin, ito yung ano, programa ng SSS para pandagdag dun sa ano, regular na SSS program natin. So, pension booster, ibig sabihin, pagdagdag ito dun sa pension. Correct, sa regular na pension. Sa regular na pension, yes. So, tapos, ang benefit nga dito, yung sinasabi natin, unang-una, pag dito ka nag-save sa programang ito, ano, yung interest niya dito, ano, compounded. So, ibig sabihin, kapag kumita yung pera mo, yung kita niyan, idinadagdag dun sa kabuwang ipon, tapos kikita rin yun ng interest. Oo, yung principal mo, yung may principal. Kita. Oo, at tapos, may interest pa. Interest pa. So, yung interest mo, parang ini-interestan din. So, correct. Doble-doble yung kita niya. Kasi, di ba may mga ibang, ano, di ba, tawag dito, savings na programs or na maliit lang talaga yung ano eh yung interest yung kinikita totoo yun. dito malaki yung target nga natin 7.2 tapos kikita pa siya ng compounded. Tapos isa pa sa kagandahan dito ma'am sa voluntary my SSS pension booster, wala siyang lapsation. Tapos kahit iwan mo yung pera mo dito, correct, patuloy yung kikita. Oo. Tapos hanggang sa kunin mo yung benefit mo, kasi may mga members tayo na kunyari nag-ipon ngayon tapos biglang ng ibang bansa. Oo. Pagbalik nila, sure sila na nandito pa yung pera nila. Nandito pa rin ang SSS for life, no? Yes, yes. Mm-hmm. Oo, hindi kagaya ng ibang mga ano, savings program, investment savings. Ano, na may lapsation. Pagka hindi ka nakapaghulog, aba, pwedeng mawala yung ano mo. Oo, sabay post ka na, no? Nasaan ka na? Budol ka, mga ganun yung scam, no? Naku, ingat po tayo dyan. Kaya mas safe kung dito sa SSS mag-correct. Oo, sabi nga sa SSS may forever ka. Okay, sir, may question tayo mula kay Jesusa Guerrilla Chaba. Philippine Social Security System, SSS pwede ba senior dyan? 72 years old na po. Okay. Sa ngayon po, gaya nung nasabi ko kanina, yung mga pwede lang sumali dito ay yung mga ano, members sa ngayon. Pero meron po tayong development na gagawin na sa susunod na pwede pong sumali na yung mga retired pensioners natin dito. Kasi alam natin na ano na gusto din nilang mag-ipon eh. Actually, para din sa kanilang pamilya. Correct. Just in case na mawala na sila dito, pwede nilang maiwan yung mga naipon nila dun sa kanilang beneficiary. Ganun kasi ang attachment ng mga pamilyang Pilipino, di ba sir? Hindi natatapos eh, no? Tuloy-tuloy yan eh, no? Tama, mabay. Naku, mamaya may mga kwento tayo dyan isi-share sir. Mula kay Raimundo Ignacio, may 59 na po ako, pwede ba ako mag-avail ng booster? Voluntary member po ako. Yes, yes. Actually, wala tong ano, tamang panahon, ano, kung kailan ka mag-i-invest. Ang ano dyan, ngayon ang tamang panahon, wow. No? Dahil narinig niyo itong ano, kagandahan ng my.ss pension boost, ay my pension booster, pwede kayong sumali dito kahit 59 na kayo. Ang kagandahan lang,
dapat mas malaki yung pag-iipon nyo kasi malapit na kayo dun sa retirement. Eh, no? Hindi kagaya kung bata ka magsisimula, pwedeng maliit kasi lalaki naman yan in the future. Mm-mm. Ito kasi 59 na siya, pwede siyang mag-ipon dito. Medyo lakihan niya nga lang ng konti para maramdaman niya yung ano, magiging correct benefit niya. Oo. Pagdating ng retirement. Siyempre iba yung pakiramdam na, uy, ito na yung inipon ko, ito yung kinita. Oo naman. Actually, may experience ngayon isang kaibigan ko, nagpasok ata siya sa isang ano, ang tawag dito, long term, no? Pasok siya ng 100,000, kaya lang nung winidraw niya, ang liit lang talaga ng interest, 1% lang ata yung tinubo ng pera niya. Oo. For how many years. Tapos nabawasan pa yun kasi may mga bank charges pag winidraw daw. Early withdrawal. Ganun nga yan eh. Lalo kung hindi active yung account mo. Oo. Meron niyang dormancy na fee eh. Mm-mm. Parang ganun eh. Lugi ka eh. Malulugi ka. Okay. Pero dito wala. Dito wala. Yes. Sure yan. Kasi ang taas nung rate natin, rate of return dito. Compared, meron tayong management fee, pero mababa lang, 1% lang yun. So, ay, management fee. Pero ito, 7.2. So, kung ang target natin 7.2, tapos pambabawasan siya ng management fee na 1%, parang yung total mo, yung net mo is 6.2 pa din. So, mataas pa rin yan, ma'am. Mm-mm. Compared dun sa regular na savings sa bangko. Oo. Sir, medyo focus tayo sa promo, no? Promotion itong voluntary pension booster, no? Ano bang kaibahan nito sa mandatory at saka sa voluntary? Ay, gaya nung nasabi ko kanina, ma'am, dun sa enrollment, pag sa mandatory, ma'am, automatic yung enrollment dun kasi pag nagbayad ka ng 20,000, automatic na enrolled ka na dun kasi yung sobra sa 20,000 na MSC, mapupunta na dun sa ano, may SSS mandatory na pension booster account. Mm-mm. Tapos dun sa voluntary naman, ma'am, sa enrollment, so pwedeng sumali dito yung mga lahat ng members ngayon sinasabi natin kanina. Mm-mm. Tapos pwede sila ditong maghulog once na makapag-enroll na sila. Kahit magkano 500 yung minimum no. Tapos sa benefit, ma'am, ang kaibahan nito yung sa mandatory may SSS pension booster, pwede nila yung makuha sa retirement nila yung sa final benefit. Mm-mm. Either retirement or total disability. Tapos kung sakaling mamatay si member, pwedeng makuha ni ano beneficiaries through death claim yung mandatory. Pero so, iba pa yung death claim sa SSS, iba pa yon. Yes, ma'am. Galing. Iba pa. Ang ano lang dyan, ma'am, dun sa mandatory, ang option kasi ni member dyan, pwede yung i-pensionize. Ano? Oh. Pero sa ngayon, dahil wala pang nakaka 100,000, pag less than 100,000 kasi yung naipon mo dito sa mandatory, ibibigay yan sa iyo ng lump sum. So, ang target natin, 2025 pa yata magkakaroon ng ano, higit sa 100,000 ano, para ma-pensionize. Ayos. Tapos dun sa voluntary, ma'am, yung binabanggit ko sa inyo kanina, yung kagandahan nun, for emergency cash needs, pwede siyang ma-withdraw. But ang ano lang natin, gusto natin na para ma-maximize nila yung benefit dito, at least five years yung membership nila. Siyempre, ang konsepto nito, savings eh. So, hindi naman natin ini-encourage ka agad ng mga members. So, i-withdraw mo na kaagad, diba? Siyempre, ang konsepto mo, makaipon, magkaroon ng dagdag na benepisyo, diba? Tama, sa retirement. O, para sa retirement. Eh, wag mo nang i-withdraw muna. Tama. Pero may holding period to, diba? Yung ano voluntary, ma'am, wala naman siyang holding period. Ah, okay. Inaalaw yung ano withdrawal pag less than 1 year, pero mga emergency cases na kunyari, meron kayong ano malubang karamdaman, tapos na-repatriate kayo na sa ibang bansa kung OFW, tapos nawalan kayo ng trabaho, yung unemployment benefit, so pwede nyo po yung makuha kahit na 1 year pa lang yung inyong membership sa programa. Pero yung binabanggit ko kanina, ma'am Vanchi, kung kunyari less than 5 years, ano, kunyari nasa 1 year hanggang less than 2 years yung membership, 60% ng kita yung pwede makuha ni member doon. Oh, so laki kung, ah. Oh, kung 2 years hanggang less than 3 years, 70%. Mm-mm. Tapos 3 years hanggang less than 4 years, 80%. 4 years hanggang 5 years, 90%.
Tapos, kung 5 years, 100% na yung, ano. Gusto ko yun eh, 100%. Doon tayo sa 100%. Doon tayo sa 100%, Chef. Sure. Uy, sir, may question dito mula kay Faith Marie Yade. Good morning po. Ang binayad ko monthly is 4,200 po. Automatic po ba mapupunta sa WISP yung 1-4? Siguro, nasa mandatory pension booster siya, sir. Yes, yes. Mm-hmm. Kagaya nga nung binabanggit natin kanina mga Banji, no? Mm-hmm. Yung 4-2 kasi, yung kabuuan na contribution sa, ano, SSS. Lalo yung nasa maximum siya nagbabayad eh. Yan yung 4-2. Mm-hmm. Yung 2-8 dyan, mapupunta dun sa regular na SS program. Tapos tama si ma'am, yung 1-4, mapupunta yan dun sa mandatory. Ito yung mga employed, no? Mga employed. Pwedeng employed, ma'am. Yes. Pwede rin, ano, self-employed, voluntary. Or FW. Basta nagbabayad sila dun sa higit sa 20,000. Correct. Okay. Mga members, direct naka 2.5 na tayo, no? My God! Wow. Taas nyo naman po. Pataasin pa natin ang views natin. Siyempre, kailangan let's spread the good news sa ating mga members. Naku, maganda po ang programang inaalok ngayon ng SSS. Yung My SSS Pension Booster, no? Sabi nga yung kwentong langgam at tipaklong. Na-monitor ko yung isang interview ni Sir Edgar Cruz, no? Napakagandang konsepto kasi yun na yung pa rin yung i-apply mo sa pamumuhay mo, di ba? Yung itipon ka. Maging langgam, sabi nga. Oo nga. Ano kaya? Itin mo pula. Anyway, ito yung question mula kay Edgar de la Cruz. May limit po ba na contribution sa My SSS Pension Booster for 1 year? Yung imagine, no? Linawin natin yan, ano? Dun sa mandatory, dahil kasabay siya binabayaran ng ano sa SSS, specific siya dun sa bracket natin eh. So, ibig sabihin, kung magbabayad ka ng 4-2 dahil yun ang maximum natin, yung mandatory na may SSS pension booster natin, hanggang dun lang sa 1-4. So, yun yung limit niya. Pero dun sa voluntary na may SSS pension booster natin, wala yung limit. Ano? Kahit na magkano ang ipon mo dito, kahit na... Actually, meron tayong member dito na nakaipon na ng 10 million. Eh. Isang account lang yun. Oo. Malaki yung kinikita niya dahil malaki yung pera niya. Oo. Nako, may mga kilala pa nga ako, mga family of doctors. Nako, nag-invest na rin po sila dito. May mga OFWs na rin ho, nakisali rin dito sa My SSS Pension Booster namin. Oh. So, kung may mga sobra ho kayo dyan, nako, dito nyo na po isali at ipasok sa aming My SSS Pension Booster. Okay, mula kay, ano to, Sir Direk? Trixie Cortez Tayap. Hello po, ask ko lang po yung about sa SSS WISP. Ngayon lang po kami may nag-reflect sa payslip namin ng deduction ng SSS WISP. Ang hirap talagang bagitin, ano? May SSS Pension Booster. Also, hindi din po kami na-inform about it. Mandatory po ba ang SSS WISP? Yes, yes. Gaya nung nabanggit natin kanina, no, ma'am? Oo. Mandatory yung programa na ito, yung WISP o yung sa ngayon na tinatawag natin na mandatory May SSS Pension Booster. So, pag kayo po ay sumasahod ng higit sa 20,000, automatic po na meron na kayong... mandatory My SSS Pension Booster account. So, bali dalaw to eh, di ba sir? Explain nga natin kasi siguro nalilito sila. Ano ba yung My Pension Booster, voluntary at saka mandatory? Paki-recap natin. Oh, i-recap natin ano, para dun sa mga bagong viewers. Na, ano. So yung mandatory My SSS Pension Booster, yan po yung ano kasama na binabayaran ng regular na SSS program. Mm-mm. So kung nagbabayad po si member sa maximum na 4-2, yung portion po doon ng 2-8 mapupunta sa regular na SSS program. Mm-mm. Tapos yung 1-4 po mapupunta yun sa mandatory My SSS Pension Booster. Uh-huh. Tapos yung isa nating programa na voluntary. Yeah. So kahit anong bracket po kayo, 4,000 man kayo naghuhulog dun sa minimum or nandun kayo sa maximum, pwede kayong magdagdag ng inyong ipon gamit itong voluntary My SSS Pension Booster. So minimum po na contribution niyan is 500 lang. Walang limit, ano, walang tayong limit. So, pwede silang mag-ipon kahit hanggang magkanong halaga. Oo. Sir, paano yun? Diba, sinabi mo kasi, monthly ba dapat naguhulog sa voluntary pension booster? O kung kailan lang siya makakaipon, pwede siya magbayad from time to time? Dahil voluntary ito, Ma'am Banji, no? Anytime pwede siya magbayad, basta meron siyang naipon. Mm-hmm. So, pwede nga yung daily, pwedeng monthly. Oh, talaga? Pwedeng weekly, or quarterly, or yung iba, ang ginagawa, buo. Nag-invest agad ng malaki. So, ganun. Tapos pag iniwan nila yung pera, sure yan, kikita yan ng
tuloy-tuloy. Oo naman. Naku, sure, pataas ng pataas ang views na natin. No? Nasa 2.8 na tayo. Maraming salamat, SSS members. Sali ho kayo dito sa aming talakayan. Kasama pa rin si Sir Daniel Ugadan, ang napakasipag po na acting head. Oh? Actually, head na to eh. Thank you, Mbanji. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng aming programa. No? Patuloy pa rin namin pinag-uusapan ang My SSS Pension Booster na kung saan nilalatag ho namin at inihimay ni Sir Daniel yung mga detalye ho tungkol dito sa programang ito. May question mula kay Angeline Makabenta. Ang sabi niya, withdrawable pa rin po ba ang WIS Plus or Pension Booster kapag naka 1 year na? Ayun, Ma'am Banji, kanina no, na-explain natin na yung voluntary My SSS Pension Booster, pwede po yung i-withdraw ni member. Mm-hmm. So, kasi may withdrawal features po yan. So, pero hinihikayat natin yung mga members dyan na i-withdraw yung kanilang contributions pag naka 5 years na sila at least para ma-maximize nga nila yung kanilang kita dito. Kasi pagka less than 5 years, may reduced income. Oo, o yung explain natin kanina, ano, pagka 1 year and above, hanggang 2 years, less than 2 years, 60% lang ng income yung makukuha. Pero mainam pa rin. Patulugin mo nga, 'di ba? Yun yung layman's term. Patulugin mo lang muna yung ano mo, pinasok mo, 'di ba? Invest nila dito, hayaan nilang kumita. Kumita, no? Yung konsepto ng pag-iipon, 'di ba? Yes, paghahanda, yes, sa retirement. Okay? Mula kay Pechi Franceliso. If ever po ba na mag-apply ako sa SSS Pension Booster as a regular employee, pwede ko po ba 'yon ipa-deduct sa company? May magandang question 'to. Oo nga, ma'am. Sa ngayon, wala pa tayong facility na gano'n. Mm-hmm. Yung employer yung magpa-facilitate ng contributions nila para dun sa voluntary. My SSS Pension Booster. So, dahil nga voluntary ito, so dapat si member yung mag-facility. Pero maganda yung, yung suggestion ng mga tinitingnan na natin yan kung paano natin na encourage na ma-facilitate nga yung employer. Oo nga, para mas simplify din siguro. I-update natin yung system. Yes, yes. Pechi, maraming salamat at congratulations sa iyo, no? Iniisip mo na talaga yung pag-iipon. Okay? Yes, mula kay D. Dang, saan po ba dapat, sa WISP or sa WISP Plus? Ayan, D. Kung ako ang tatanong yun, dapat both. Na sinasalihan natin na programa. No? Mm-hmm. Kung kaya naman natin mag-ipon dun sa mas mataas na MSC, tapos padadagdagan pa natin ng WIS Plus, mas maganda po. Pero ang tawag ngayon dyan ay My SSS Pension Booster. Yes. Mandatory at saka voluntary. Yes. Ayan. Sabi nga, make that move and get that boost. Ayan. Ang oras po natin ngayon ay 10:30 na ng umaga. Grabe, ang bilis, sir, no? At patuloy pa rin tayong nakipag-usap sa ating mga members. Maraming salamat po. Naka-monitor ho kayo dyan. Siguro naman, may mga OFWs ho dyan. Sali ho kayo, no? Katulad ni Ana Marie Resimilia, sabi niya, morning po, kung old member, kailangan pa po ba mag-register sa SSS Pension Booster? Siguro na inactive member siya. Tapos inactive. Okay. So, kung inactive si ma'am, i-qualify natin yan. Para dun sa mandatory My SSS Pension Booster, pwede siya agad makapaghulog dun, ano? Mm-hmm. Kung i-continue na lang yung contribution niya. Mm-hmm. Kasi walang enrollment na kailangan dun. Kaya yung sinabi ko kanina, kung magbabayad siya sa higit sa 20,000 na MSC. Pero dun sa voluntary My SSS Pension Booster, kailangan niya mag-enroll. Pero madali lang enrollment dito, ma'am. Mm-hmm. Paano nga ba, sir? Maglalagin lang siya dun sa My.SS account niya, mm-hmm, pupunta siya dun sa services menu, mm-hmm, tapos i-click niya yung enroll to. Mm-hmm. Yun. Pero sa ngayon nga, WIS Plus yung nakalagay dun. Pero later on, mababago siya ng voluntary My SSS Pension Booster. Once po na maklik niya yun, tapos i-accept niya yung terms and condition, kasi may magpapapap dun na terms and condition eh. Once na i-accept niya yun, yun, enrolled na siya. And then, mm-hmm, pwede na siya mag-generate ng kanyang PRN para dun sa pagbabayad ng kanyang voluntary My SSS Pension. Pero kailangan pa ba niya mag-activate as voluntary member? Ay, hindi na, ma'am. Wala nang kailangang form na fill upan dyan. Kung magkukontinue lang naman kayo ng hulog. Okay. Pero mainam, ituloy niya na rin as voluntary, tapos magpasok siya dun sa voluntary pension booster. Yes. Okay. Thank you, sir. Mula naman kay Mary Ann Napari Cuevas. Pakisagot po. Ayan. Safe po ba ang SSS Pension? Gaano po ka-safe ang program na yan? Nako. Safe. Kagaya nung nabanggit natin kanina, Ma'am Banji, maingat na hinahawakan ng SSS yung pera ng mga members dito dahil, correct, sinusunod natin yung guidelines nga nung sinasabi ko kanina.
na safety, security, liquidity, at yield. Yun yung sinusunod ng investment group natin. Tapos, yung pondo dito, ini-invest lang yan sa mga government securities, corporate, tsaka multilateral institution, yung iba sa equities. Tapos, and iba pang instrument na aprobado ng ano, Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya siguradong safe and secure yung savings nila dito. Plus, malaki yung ano kita. Oo, wag ko kayong mag-alala. Ilang taon na po ang SSS? Subok na yung SSS. Kailan celebration natin, Direk? September 1? Pang ilang taon na natin? 67 years na ho kami. Nako, definitely, nako, may forever po sa SSS. Huwag ho kayong mag-alala. At alagang-alaga po yan ng ating mga fund managers na experts ho dyan. Okay? Mula kay Aurora de la Cruz Pascual, ask ko lang po, magkapareho po ba yung WISP at pension booster? Yan na. Ah, hindi. Para hindi malito yung mga members natin, ano, kagaya nung nabanggit natin kanina, ma'am, ano, yung dalawang retirement savings scheme ng SSS, yan yung dating WISP at WISP Plus. So, pinalitan natin yung pangalan niya na My SSS Pension Booster. So, huwag po silang malito doon. Sa ngayon po, binago lang natin yung pangalan ng programa para mas madaling maintindihan. Ano? Kasi nga, yung ano, WISP, medyo abbreviation siya. Pero pag binuo mo siya, Workers Investment Saving, mahaba eh. Tapos mahirap pang bigkasin. So, ito, aligned na din sa program natin. Mas madali siyang intindihan. Kasi pag sinabing pension, alam natin na SSS yun. Tapos, yung product natin is retirement pension. So, pag sinabing pension booster, pangdagdag dun sa ano, retirement pension. Kumbaga, bago na ho ang screen name ng WISP. Yeah. Ito po ay My SSS Pension Booster. Yes. Okay? Uy, sir, medyo mahaba ang tanong ni Sir Felix Mani Manongsong. Guaranteed po ba ang 7.2% nakita sa SSS Pension Booster? Sir, nagbayad kasi ako ng buong taon ng contribution ngayon 2024. Lahat ba ng inuhulog ko po ba ay papasok na sa SSS Pension Booster? Ay, yung guaranteed na 7.2, ano siya, target natin. Yun. Pero actually, hindi allowed gamitin ng guaranteed. Oo, diba? Sa pang-financial ano, investment. Oo, tama. Target ang tawag dyan. Oo. Pwede hong mas malaki. Sa 7.2 yung ma-achieve natin dyan. So, basta nandyan lang po yung range. Yan po yung kagandahan nun eh. Meron tayong target eh. Kasi pwede kayo mag-invest dito kasi ito yung target namin. So, malaki. Target. Tapos yung sa isa niyang katanungan, kung lahat ng mga contributions niya napupunta dito sa SSS Pension Booster, so, i-qualify natin yun, ma'am. Ano? Kasi kung maghuhulog siya ng contribution sa SSS, part doon, mapupunta nga doon sa regular na ano SSS program kung nagbabayad siya doon sa maximum. Tapos, yung ibang part noon, yung higit sa 20,000 na MSC, mapupunta doon sa mandatory My SSS Pension Booster. So, ganun po siya. Parang ano lang yan eh. Kunyari, regular member ka na. So, with honor ka na. Okay? I-target mo maging ano, with high honors. Diba? Ganun lang yan. So, ile-level up mo lang yung honors mo. Papasok ka ngayon sa My Pension Booster. Tama. Diba? Okay. Maraming salamat sa mga nagpapadala ng mga questions. Naku, sir, ang daming mga questions mula sa ating mga members. Nabanggit mo kanina, minimum is 500 pesos. Yes, diba? Contribution para din sa voluntary My SSS. Oo, medyo siguro sa isang linggo na pagkakapi mo ng mga high-end coffee shop dyan. Oo. Bawas mo muna yun. Yes. Pasok ko muna to. Oo, kunyari, tatlong beses ka nagko-coffee shop dyan. Ay, teka lang, pahinga muna ako sa isang araw. Oo, pasok ko dito sa My Pension Booster, di ba? Oo. Maliit na halaga yun, ma'am, sa ngayon. Pero pagdating ng panahon, at naipon nila yun, lalaki po yan. Oo, magugulat ka na lang eh, di ba? Tama. Okay. Direk, meron pang question? Ayan, mula kay Lani Torrecampo. Voluntary member po ako, kaso nag-stop po ang paghuhulog ko kasi nawalan ako ng work nang tumama ang pandemic sa atin. Until now, hindi pa po ako nakapaghulog. Pwede po ba akong sumali sa pension booster? Doon sa pagsali sa pension booster, no? Kasi nga, itong programa na to, eh, pangdagdag lang doon sa regular na SSS program natin. Ano? So, pwede siyang sumali dito kung sakaling naguhulog din siya doon sa regular na SSS program. Kasi required yun eh. Yan yung basic safety net natin. Correct. Yan yung pinaka-main product natin. So, itong ano, My SSS Pension Booster, pangdagdag lang ho ito. So, ulit na natin requirement dyan, ma'am, ano? Kung magbabayad si member dito sa voluntary My SSS Pension Booster, required na meron siyang hulog sa current month ng ano regular na SSS program. So kung employed naman yung member,
at least may hulog yung employer niya sa regular na SS program within the 3 months period. Yun. Kunyari ngayon, June, dapat yung employer niya may hulog na at least one from March to May. Mm-hmm. Oh, pero kung individual, like self-employed, voluntary, OFW, kung maghuhulog sa voluntary may SS pension booster, dapat may hulog siya sa current month ng ano. Oo. Regular na SS program. Maganda rin na ano, i-boost mo rin, sabay. I-boost mo rin yung regular na contributions. No. Tapos booster, ano. Yan, booster, yan, dagdag. Yan, dagdag, yes, Sabi nga, ano ang nagpapalakas sa'yo? May mga ganun. Siyempre, dapat meron kang magandang pension sa pagtanda mo. Future yung natin, iniisip dapat natin eh. Oh. Yes, uy, may mga pagbati tayo. Naku, maraming salamat kay China Dante. Hello, China! Happy viewing sa'yo, Rivera Cristina, Marcel Ork, si Michael Villarreal. Sir, pakibati naman yung iba. Si Erlinda. Si Erlinda La Fuente. Yan. Magandang araw sa'yo. Kay Beb, Guayco. Ay, si Ma'am Beb. Siya po ang ating assistant branch head mula sa San Juan branch. Okay. Si kay Ma'am Emma Ponte at saka kay Ma'am Shirley Barte. Ayan. Tapos si Ma'am Helen, na binati tayo. Oo nga. Hi, Ma'am Helen. Oo, yun nga. Ang sabi niya, uy, ikaw mo ba sa sorry? Good job always, sabi. It's my heart. Yes, ma'am. Ito para sa'yo. Ayan. Heart. Happy viewing po sa inyo, ma'am. Spread the news. Ipalaganap niyo po na natin ang My SSS Pension Booster. At sabi nito, pag-greet sa FB Live. Welcome back. Ano to? Jean. From Gracie. Okay, Jean. Si Jean ng BTS? Jean, yes. Mag-pension booster ka na rin. International to, sir. Actually, parang na-promote na rin to ng isang officer natin, di ba? Dumalo si Sir Ernie sa France, sa Madrid, at saka sa Dubai. Na-promote na rin po. May mga OFWs. Ang ganda po ng pagtanggap reception ng mga OFW members natin. At gustong-gusto po nila, interesado silang sumali dito sa My Pension Booster natin. Oo, ma'am. Kasi yung mga OFW natin, alam natin na malaki yung kinikita nila abroad, ano? So, ngayon po yung tamang panahon, dahil kumikita kayo, ngayon po kayo mag-ipon. Tapos gamitin niyo po itong programa ng SSS para mapaluguin yung pera. Dahil yun nga, yung sinasabi natin, pinagmamalaki natin na malaki yung interest na makukuha ni member dito. Target, no? Target 7.2%. Okay. Mula kay Jennifer Anico, good morning po. Ang isang seafarer po ba na active member ay automatic nang kasali sa My SSS Pension Booster? Ay, yes. Ano? Kung sila ay sumasahod ng higit sa 20,000 na MSC. Pero yan, dahil si Ferrer yun, tingin ko ang sweldo niyan higit sa 20,000. So, automatic po na meron na silang agad na mandatory my SSS account. Pero, kung gusto pa ni Miss Jennifer, no, na magdagan pa, pwede siyang sumali doon sa voluntary my SSS pension booster natin. Actually, sir, during the relaunching natin, may audience tayo, mga seafarers, group of mga seafarers kasama ni Commissioner Jesus Sale, no? Interesado din sila dito sa programa natin. Tama. Okay. May mga katanungan pa tayo direct. Ayan, inaayos lang po. Mula kay Edgar de la Cruz ulit. Okay. Follow-up question ni Sir Edgar. Pwede po ba over-the-counter ang pagbayad ng SSS Pension Booster? At pwede po ba enroll ako ng wife ko as voluntary SSS Pension Booster? Naku, siguro OFW si Sir. Oo. Ano mong budget, no? Anytime pwedeng magbayad dito sa voluntary may SSS Pension Booster. No? Basta yung requirement kanina na meron siyang hulog sa current month. So, yun. Pwede siya magbayad sa any SSS branch natin na may tellering facility or dun sa, even dun sa website natin, di ba, meron tayong online facility ng pagbabayad. Tapos, pwede rin yan sa mga collection partners natin, local man po man o abroad. So, pwede silang magbayad. Yun nga, paano ba, sir? Mag-access pa ba siya ng my.sss account niya? Paano? Kung gusto niyang gamitin yung online platform natin, yun, maglalagin siya doon sa account niya, whether sa web yan or mobile app, tapos pay yung PRN. So, lalabas doon yung mga natin, payment partners natin. Payment channels. Tapos doon, pwede po silang magbayad. Pwede yung
pwedeng i-bank account or credit card, meron tayong facility doon, alam ko. Ay, oo, sir. May mga pagbati pa rin tayo, yung mga followers natin. Ako, maraming salamat po no, sa pagtutukos sa aming programa ngayon. Tulad ni Miss Mary Jade Bungato, si Ma'am Jane Domingo. Uy, kilala ko to. Sir Mark? Oo, Sir Mark. Hi, Uy, sir. Oliva from Dubai. Alam mo, successful yung kinundak niyang parang meet and greet ni Sir Ernie doon sa Dubai. Parang na-miss ko nga, ma'am, yung ano, International Operations Oo, Group. Oo, sir. Mabuhay ka. Yeah, congratulations. Maraming salamat po. Si ma'am, sino to? Si Season May. Mary Ann Cueva. Sir, tuloy mo nga. Joanne Bulawayo. Florita Kaligdan. Mm-hmm. Teresa Ruiz. Teresita Ruiz. Ella Marie Luis from Hong Kong. Ruth Starb. Ay, si Sir Ruth Starb. Si from Alcobar. And Jean Benaventura. Sir Dude Star, sali na ho kayo dito sa My SSS Pension Booster. Uy, lahat ng mga binati natin, nasali kayo. Ah. Sali kayo. Mag-invest na ho kayo. Mag-ipon na ho. Maging langgam tayong lahat. Oo. Okay. Patuloy pa rin natin pinag-uusapan ng My SSS Pension Booster. Kasama pa rin si Sir Ranil Ugadan, ang napakahusay at napakasipag na head po, acting head ng aming Voluntary Provident Fund Department. Okay? Ayan, merong possible na question na hinahanda si Direk Richie. Okay, mula kay Michael Lee. Shanko, mas madali sana sumali sa pension booster kung pwede na siya isabay na i-deduct sa payroll na employer. Naku, magandang ano to, suggestion. So parang na-suggest to kanina. Kagaya ng MP2. Okay, sir, reaction. Yun nga eh. Sa ngayon, wala pa tayong facility para i-accommodate ng employer yung ano. So, i-develop pa yan ng ano natin, ng IT. Kasi ngayon, di ba, pag magbabayad tayo ng contribution, TRN based siya. Kasi gusto natin real-time yung pag-post ng contribution. So, yan pa po yung mga tinitignan natin para ma-accommodate yung ano, acceptance ng employers. Yes. Oh, ayaan nyo po, meron tayong second phase ng launching yan. Abangan nyo yan. Yan. Mula kay Helen Eguia, magkakaiba po ba ang hulog ng contribution ng WISP at pension booster? Halimbawa po ako, voluntary contribution ko po ay 700. Maguhulog pa po ba ako para sa WISP at pension booster? Ayun na. Ayun, ma'am. Gaya nung nabanggit natin kanina, no, magkakahiwalay na programa ito, no? Doon sa regular ni SS program, dahil 700 yung sinasabi ni ma'am, malamang naguhulog siya around for 5,000 or ano. So, nandun siya sa minimum. So, wala siyang contribution para doon sa mandatory My SS Pension Booster natin. Kasi nga, yung My SS Pension Booster natin na mandatory, para lang yan doon sa naguhulog sa higit sa 20,000 MSC. Pero maganda yung intention ni ma'am na gusto niya maghulog din dun sa voluntary na pension booster natin. Ano? So, pwede po yan. Minimum po niyan, 500 pesos lang. Pwede na siyang magdagdag. Pwede niyang isabay yung payment niya kasabay nung pagbabayad niya dun sa regular na SSS contribution. Yan. Congratulations sa inyo, Ma'am Helen Eguia. Advance congratulations. Oh. Isa ka na. Boosted member. Patricio, doon sa WISP Plus Voluntary Pension Booster, merong burial claim benefits. Kapag namatay ba ang member, ibig sabihin dalawa na ang burial benefits ang makukuha ng family ni member? Yung binabanggit natin, ma'am, kanina, no, yung benefit o yung makukuha na kabuuan na benefit dito sa voluntary My SSS Pension Booster, yung kabuuang naipon ni member, ano, kasama yung income. So, ibig sabihin, kung mamatay si member, lahat ng naipon niya kasama ng income ay ibibigay dun sa kanyang beneficiary. So, yun po yung... Okay. So, hindi siya defined benefit as a funeral benefit? Yes. Okay. Pero at least, ma'am, di ba, yung naipon niya, may iwan dun sa family niya. Buo pa. Buo. Nang buo. Ibibigay po yun ng buo. Hindi lang nakapeg sa 20,000, no? Yes. Mula kay Rich Agustin, magre-reflect po ba ang yearly dividends ng pension booster? Ay, maganda question to. Actually, ano, ma'am, yung investment income, yung gusto natin na term na gamitin dito, no? Yearly nga po yung pagbibigay natin yan, ano? Tapos nakabase yan dun sa rate na idineklara ng SSS. So, okay. Last year, ang naging investment income natin is 6.97% para dun sa voluntary My SSS Pension Booster. So, yun po. Nako. So, makikita ba yun, sir? Dividend? Naka-incorporate ba yun? Oh, actually, ma'am, pwede nga
makita o i-monitor ni member yung kanyang account sa mandatory tsaka voluntary My Suspension Booster gamit yung kanyang My.SS account. So, maglalagin lang siya doon. Tapos, pupunta siya doon sa inquiry menu, contributions. Tapos, piliin niya lang yung appropriate tab. Makikita niya doon yung kanyang account. Yun, yun nga. Pero, abangan niyo yan. Abangan yeah. na. Makikita nila na yung kasama na doon yung interest. Sa second phase po ng launching niyan. Okay. Mula kay Clar Mendoza. Oh, wait. Thank you naman. Very informative discussion and more you. Power to SSS. Thank you, Clara. Yan. Maraming salamat. Kilala mo yan, sir? Oo. Ay, kilala mo. Kumari ko to eh. Ay, kilala. Oh, paki-share na lang yung information na receive niyo dito. Yan. Kung gusto niyo pong maging mas malakas na member, mag-booster na ho kayo. My SSS Pension Booster. Yes. Uy, another set of greetings. Ang daming dapat naman talaga i-acknowledge kasi na-miss nila tayo, sir. Nagpahinga. Kailan ba yung huli mga ma'am? Sabi March niyo? Daw eh. March. Oo. So, ito na nga. Nagbabalik ho tayo. Siyempre, special episode ito para naman po maipakilala namin, ma-relaunch ang aming bagong renamed programa. Batiin na natin si si Alma Alovero, si Vivian Solano from Cyprus. Direk pakilakihan. Moroko from UAE. Oo. Desmar de Ocampo from Iowa, USA. Iowa, sorry. Mm. Tapos Ian Rivero from Hong Kong. Hello po. Uy, si Ma'am Chari. Chari na Maximo. Sa ano siya? Abu Dhabi. Ay, ma'am. Siya yung foreign representative natin. Mabuting araw po sa inyo. Thank you for watching, Ma'am Chari. Mm-hmm. Tapos kay Marines, Cherebias from Hong Kong. Okay. Rosana Pacau. Mm-hmm. Esi Bautista. Exalta Suplak from Singapore. Ay, naku. Carmel Millares from Dubai. Mm-hmm. Junalyn Obidosa from Cyprus. Mm-hmm. Corix Atienza from Jeddah. Tapos Celia Rosin. And kay Sir Dan Danford Coley from South Korea. Yan, okay. Well, thank you sa mga OFWs natin. Oo, maraming salamat po. Make that move and get that boost. Ayan. Sali na po sa My SSS Pension Booster. Maraming salamat po. Ha? Kailan bang ano natin nito, sir? Second episode nito. Ulitin natin. Second episode natin. Ulitin natin, ma'am. Anytime, ma'am. Basta, abangan natin. Abangan nila. Oo. Okay, mula kay Rudeline de Malata, Cantalejo. Paano po, 22 years na po akong member, tapos di na ako nakakapagulog kasi OFW na po ako. Need ko po bang magpa-member sa SSS Pension Booster o lilipat ko na lang yung contribution ko sa SSS Booster? Ayan, interesado si ma'am. Maganda to, ma'am. Ano, bata pa si Ma'am Rudeline, 22 years old pa lang, pero iniisip niya na mag-ipon. Mm-hmm. So, dun sa katanungan niya, ma'am, kung paano siya sasali, kung meron na siyang SSS number, maguhulog lang po siya, no, as OFW. Ang kagandahan sa OFW, ma'am, kasi mahaba yung payment deadline na binibigay sa kanila, di ba? Mm-hmm. So, kung yung payment for January to September, pwede yung bayaran hanggang December. Mm-hmm. Tapos yung October to December hanggang January next year. Mm-hmm. So, kung member na siya, mag-generate lang po siya ng PRN kasama yung regular na SSS contribution sa SSS plus yung sa voluntary my SSS pension booster na contribution, mag-generate lang po siya doon tapos magbayad siya sa aling mga payment partners natin. Kung nasa abroad po siya, marami tayong collection partners doon, pwede po siya magbayad doon. Tapos pwede niyong i-check pag nabayaran niya kung na-post na yun real time. Oo, yan. So, ganun po. Excited na ako. Diyak ko, madadagdagan ang ating mga boosters. Pero ma'am, i-remind boosted ko lang members. Si ma'am, na dapat mag-enroll siya dun sa programa muna ng voluntary my pension booster bago siya makapag-contribute. So, pero madali lang naman yun, ma'am, di ba? OFW na siya eh. OFW. Ibig sabihin, ma'am, kung sasali siya kasi dun sa program, pag voluntary, kailangan pa rin mag-enroll kasi kailangan niyang i-accept yung terms and conditions. Correct. Pero madali lang naman yun dahil doon lang din yun makikita sa my.ss account niya. Mm-hmm. So, login siya doon, hanapin niya nga yung sa services menu, tapos enroll to sa ngayon, WIS Plus yung nakalagay. Oo, paalala sa mga members, no? Kasi alam mo naman tayo lahat, nakatutok na tayo lahat sa phone, eh, di ba? Bigyan nyo rin po ng panahon ang pag-check sa my.sss account nyo, no? Yes. Yung buong araw mo, uy, okay, 30 minutes, okay, FB, yung mga ganyan, TikTok, kung ano man. Yes, tama yun. Punta ka rin sa my.sss account mo. Part ng responsibility yan ng mga members na i-check yung kanilang account, ano? Mm-hmm. Tapos maging aware sa mga information na magagaling sa SSS, updates, ganyan. Kasi,
yung iba hindi nila namo-monitor yan. Mm-hmm. Lalo yung sa mga employed members mo, dapat i-monitor nila yan kasi later on ma-realize nila yung iba hindi pala sila nababayaran. Oo, so, at hindi nila alam na meron na palang may as a suspension booster. Ay, nahuli ako ah. Pero hindi pa rin naman walang huli dito. Walang huli dito, ma'am. Oo, sali ka lang. So, tamang panahon ngayon, ma'am, kung kailan kayo may extra. Doon po kayo mag-start na mag-ipon. Hindi mamaya na, hindi bukas. Kung extra na kayo ngayon na. It's now. Yes. Yeah. Okay. Mula kay Rocky Fontanilla, wow, almost 7% annually dividends. Yes, yun nga, ma'am. Last year, 6.97%. Yan yung actual natin na income nung nakaraang taon. So ngayon, target natin, 7.2. Yan. Wala naman kay Yamsam our team. Good morning. Kapag tapos na po ba maghulog ng 120 months contribution, ay pwede pa rin bang mag-avail ng pension booster? Ay, i-qualify natin, ma'am, yan. Ano? Kung naka 120 months pa lang si member, at tapos wala pa siyang retirement age, ano? Pwede pa siyang magpatuloy ng kanyang contribution sa regular na programa kasama itong voluntary may SSS pension booster. Pero kung tumatanggap na siya ng retirement pension, ay hindi na po siya pwedeng sumali sa programa. Kasi ayun. Sa ngayon, open lang po siya dun sa mga active na paying members. Pero yun nga, later, kasama nung development ng program natin, na kung retired na si member, pwede pa rin siyang mag-invest dito. Pero abangan nila. Abangan niyo yan. Oo, dito pa rin sa ating programa sa Usap Tayo. Okay, mula kay Bing Saragosa, Vargas. Good morning po, ma'am. At sir, tanong lang po ako, member po ako, SSS Self-Employed. Kaya lang po, nahinto ang paghuhulog ko ng monthly kasi nawalan ako ng work. Okay. Pwede po ba akong sumali dyan sa SSS Booster? Salamat po and God bless. Okay, oo, sir. Dati siyang member, self-employed, tapos nawalan siya ng trabaho, ano? Tapos ngayon gusto niyang bumalik at magbayad sa sumali sa may pension booster natin. Pero yun nga ang binabanggit natin dito, ma'am, dahil ito ang programa natin ay saving scheme, tapos pang-boost ito ng regular na SSS program. Dapat sabay niya 'yung binabayaran, ma'am. Magbabayad siya dun sa regular na SSS program natin, and then additionally, pwede siyang pagbayad dun sa voluntary may SSS pension booster. Naku, sir, maraming salamat sa pagsama at pagpapaliwanag sa ating members. So, tungkol pa rin dito sa My SSS Pension Booster, nabitin ba kayo? Ako, parang nabitin ako. Oo, nabitin ako. Mukhang kailangan na po natin munang pansamantalang magtapos. Hayaan niyo po, no? Tsakto, meron po tayong second edition ng pagpapaliwanag ko dito sa My SSS Pension Booster. Una, nagpapasalamat tayo sa mga members na nakisali ngayon sa ating discussion, no? Tungkol dito sa My SSS Pension Booster. Ito po yung dating WISP at WISP Plus. Yes. So, ang tawag na po dito ay My SSS Pension Booster. Sir, meron po ba kayong reminders, mensahe sa ating mga members? Ayun, iniimbitahan ko po lahat ng members ng SSS na sumali dito sa programa namin, yung Retirement Savings Scheme. Yan po yung My SSS Pension Booster, no? Ngayon na po yung tamang panahon para mag-ipon kayo, no? Oo. So, para ma-secure nyo ang yung future at sigurado na madagdagan yung benefits pagdating ng retirement. So, make that move and get that boost with My SSS Pension Booster. Dapat direct, siguro meron tayong movements, no? Sure. Magkukoryo si Direk, Richie, and Tintin. Okay, mula kay Bamba, Roa, Gadon, pahabol. Siyempre naman, pagbibigyan namin kayo, kayo pa ba? Manglakas-lakas nyo mga members. Sir, no fixed amount ba ang pension booster contribution? Pwede bang 1K this month? Then next month, 2K? Or less than 1K na lang ulo ko for the next month coming? Yes, ma'am. Para dun sa voluntary may SSS pension booster, no? Ang minimum yan, 500. So, any amount, kahit na 1,000, 2,000, 2,500, or basta minimum 500, pwede siyang magbayad dito sa voluntary may SSS pension. Ang importante, may pinapasok ka, kahit anong halaga, pero anong minimum halaga nga is 500 pesos. Nga, no? Gaya nung nabanggit ko sa inyo kanina, Ma'am Vanjie, pwede siya magbayad niyan kahit gusto niya, weekly, daily, kung gusto niya, kung may ipon siya. Kasi yung mga nagninegosyo ngayon, kapag may extra pera, pwede niyang iulog dito, no, kahit daily. Actually, meron akong kahon eh. Ipon challenge yun. Ako nag-iipon-ipon. So, palalakihin ko lang yon. Sasali ako dito. Sure. Ayun, maraming salamat, SSS members. Naku, nakakatuwa ho sa pagbabalik namin dito sa programa. Ang dami hong natuto ngayon, nakinig, at pihado isi-share nila ito sa kanilang mga kamag-anak, sa mga members. Sana, no? Ibalita nila dun sa mga kaibigan nila yung programa natin. Spread the good news. Yes.
about sa My SSS Pension Booster. Sabi nga, make that move and get that boost. Sa ngalan po ng aming mga heads, ang aming OIC ngayon sa Public Affairs, si Ma'am KP Mamaril, maraming salamat sa iyo, Ma'am. Napaka-proactive mo. At syempre, ang aming Vice President, si Sir Sammy Santos, mabuting araw po sa inyo. At ang kabuuan po ng aming tanggapan, ang Social Security System, kasama syempre ang department ni Sir. Sir, bati mo naman si Ma'am Joy. Hi, Hi, Ma'am Joy. Mm-hmm. Kay VP Joy Villacorta ng Benefits Administration Division, no? Mm-hmm. At syempre, kasama rin si Sir Edgar Cruz. Maraming salamat po sa pagtulong sa pag-promote nitong programa natin, no? At syempre, sa ngalan po ng kabuuan ng aming tanggapan, sa pangunguna po ng aming President and CEO Rolando Ledesma Makasaet, maraming salamat po at samahan niyo po kaming muli dito lamang po sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo. Get that move and get that boost. Okay, make that move and get that boost. Yes. Where is the fun beneficiary body supply? If you're ready, this is this. Future ready, this is best. Higher beneficium aasahan, better para sa akin na bukasan. Make that move, get that boost with my SSS pension booster. Make that move, get that boost with my SSS pension booster.